upang formal na ipakilala ang ating panauhing pandangal. Atin pong inaanyayahan ang kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas, Kalihim Enrique A. Manalo. Mga kababayan, ikinararangal ko pong ipakilala sa inyong lahat ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Yun, pakinggan natin ang kalumpati ng ating Pangulo. Thank you to our Foreign Affairs Secretary, Secretary Ricky Manalo. The Apostolic Nuncio, the Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, other members of the Cabinet today present, the Honorable Members of the Senate, National Historical Commission of the Philippines, Chairman Emmanuel F. Calario, Manila City Mayor Maria Sheila Lacuña, of course, the greetings would not be complete without my greeting, of course, our First Lady Lisa Araneta Marcos. You know, yan maraming kinikilig. Other distinguished guests, my fellow Filipinos, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa buong sambayanan. Sa araw ng kalayaan, isang napakalaking karangalan ang tumayo bilang kinatawan ng sambayanan at manguna sa pagkikilala at pagsasariwa sa katapangan at panindingan ng ating ninuno't bayani na siyang nagbunsod ng matamis na kasarinlan na ating tinatamasa ngayon. Mananatili ang mga ito sa ating alaala at sa lahat ng ating salinlahi na taus-pusong tatanaw magpakailanman ng utang na loob sa kanilang ipinamalas na kagitingan. 125 years since the Declaration of Independence in Cavite, it is appropriate to pause to reflect on how far we have come from that profound transformative event in our history. The heroes of our liberation would be proud to know that we have thrown off the ominous yoke of domination, never again to be subservient to any external force that directs or determines our destiny. We have stayed the course and adhered to their ideals for our free and independent country, popular, representative, and responsible. We have evolved into a healthy and vibrant republic with a stable government, supported by growing institutions and mechanisms, all of whose mandate and authority ultimately emanate from and are owed to the Filipino people. Then as now, it remains an unassailable, self-evident principle that sovereignty resides in our people. Ours is a government peopled by men and women of laws. We have a legal framework firmly in place that can enforce public order and bring justice, which operates within a judiciary designed as an independent and impartial tribunal. But in spite of these evolutionary developments, which are the hallmark of a free, independent, and democratic state, we still have a long, daunting journey ahead to fulfill the dreams of our forefathers. It is said that there are manifold unfreedoms prevailing in society that stand in the way of human development. These are the corrosive political and social conditions that make the nation not as free as we would like to profess and to believe, such as poverty, inadequate economic opportunities, disabling rather than enabling living conditions, inequality, and apathy. Our independence was not the end, but merely the principal means to achieve full development of the Filipino.
Our success and the pursuit of happiness are not just the ultimate goals of our independence. These are to be seen as the expanded notions of human freedom. We subscribe to this, for after all, it is the blessing of independence and democracy that we have avowed to secure for ourselves and for our posterity. 125 years on, we will view our nation's development as freedom with more focus and determination. We will strive to remove the unfreedoms. We will aim to feed the hungry, free the bound, and banish poverty. These are primordial, moral, and existential imperatives that are laid upon your government. Through wise policies, we will foster a highly conducive and enabling environment in which the exercise of true human compassion shall allow for the full development of the Filipino. We have laid down the Philippine Development Plan for the next 6 years. We will implement such with vigor and with consistency. In this administration, the government will be responsible. I have said it before, I shall say it once more. I will be with you on that long and uphill road to achieve our dream of freedom. Freedom from hunger, freedom from neglect, freedom from fear. But as integral actors in our democracy, we are all involved in this collective pursuit of real freedoms. That duty rests with all of us. So once again, I appeal for unity and solidarity in our efforts to perfect our hard-fought freedom and achieve genuine national progress. Heeding this call will indispensably require patriotism and a strong sense of community, diligence, industry, and responsibility from all our citizens. As President, I call to mind and once again declare the exhortation of the leader of the Philippine Revolutionary Government and the first President of the Republic of the Philippines, General Emilio Aguinaldo. And he said, "We cannot free ourselves unless we move forward united in a single desire." This is our single desire, to be genuinely free by achieving full development as a single, united, and indivisible Filipino nation. With this desire, let us renew the pledge made by our forefathers. Imbued with firm confidence in divine providence, let us bind ourselves to support our free and independent republic, if need be, with our lives, with our fortunes, and with our most sacred blessing, our honor. We owe this to our national heroes who had won for us this freedom that we now enjoy. We owe this to the next generations of Filipinos to whom we swear to bequeath a stronger and genuinely free republic. Mabuhay ang malayang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas magpakailanman. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Yun, narinig niyo naman ang napakagandang talumpati ng ating Pangulo. Ano? Ang Pangulo po na si Bongbong Marcos naglalayo na pagkaisahin ng sambayan ng Pilipino. Samantala si Tambaloslos para pagbiyak-biyakin ang mga Pilipino. Tama yung sinasabi niyo kanina eh. Mangyari magsiyo. Yung pagsasalita niya ng Tambaloslos sa iba, sa ito ay eh sa kanya nag-backfire. Siya ngayon ang nabansagang Tambaloslos ng taong bayan. Shoutout sa lahat po ng ating mga manonood muli kay Edjong Bautista. Tulungan natin ang mahal na Pangulo. Kay Chicharon Bulaklak, hello po. Kay Mel Soriano, mabuhay Pilipinas. Bridget Castañeda, walang teleprompter na ginagamit. Ay, pasensya na po kayo, meron po. Ano? We have to be truth naman dito sa ating sa ating ginagawa. Meron pong teleprompter na ginagamit si Pangulong Bongbong Marcos. Yung glass na nasa harapan niya po at doon niya po binabasa yung kanya pong talumpati. Pasensya na po kayo kasi kailangan po nating maging makatotohanan
sa ating mga sinasabi dito. Kay Wonder Woman, kay Jean Karunuan, mabuhay ang Pilipinas. Yan na, panoorin po natin ang parada mga tol. Ito mga highlights dito kanina. Ang dating banda San Francisco de Malabon, ang original na banda na tumutugtog ng Marcha Nacional Filipina. Nang lumaon ay naging ating pambansang awit noong itinayang nakaka-proud, di ba? Walang ganito tayong na-witness sa mga nakalipas na administrasyon. Muli lamang na nung balik, nung naupo na ang isang Marcos. Ang kasalukuyang mga kasapi ng banda matanda ay ang ikalima at anim na henerasyon ng ating banda. Yan, kay Eduardo Ibanez, hello po sa inyo. Kay Emilia Lopez, happy Independence Day. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay din po kayo. Kasunod dito ang isang mabuhay ang lahat ng loyalista at supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. Na sumisimbolo sa ika-125 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Na sinusundan ng watawat ng iba't ibang mga local government units at mga local and national government agencies na nakikibahagi sa ating pagdiriwang. Ang watawat na ito ay tangan-tangan ng ating mga laging handang Boy Scouts of the Philippines. Hoy, merong nag-send ng super chat oh. Maraming salamat diyan sa super sticker ah kay Jerry Barsatan. $10 super sticker. Maraming salamat. At sa lahat ng mga manonood po natin. Maraming salamat po sa inyo. Kila Ilocana 14, Mommy Best Friend, Happy Holiday, Bridget Castañeda, Edna Aloot Banderlipe. Ay pinagdiriwang po kanina, naipagdiwang na po kanina ang kalayaan po ng ating bansa. Ayan po yung naging kaganapan kanina. Muli, maraming salamat, Jerry Barsatan. Pakita nga natin ito. Salamat yan, ha? Kay Jerry Barsatan, $10 super sticker. Maraming salamat. Robelyn Bersosa, Bridget Castañeda, Miss Dana Quijano, Wonder Woman. Itang balos-los, ha? Ines Calgalsote, Shane Seramano, Serrano, Makaraig, Ding Batan, Pasita Castillo, Edna Aloot, Banderlipe. Happy Holiday. Hello sa lahat ng mga tunay na loyalista at BBM supporters. Charita Wakgisan, Mabuhay ang Pilipinas. Ernia Simbulan, Kakanunding. Among the President since Cory, si PBBM ang pinakamaganda ang messages sa mga speech. Elementary pa lang kasi ako during APO FEM kaya di masyadong maintindihan ang mga speeches niya. High school na ako during Cory government kaya doon ko na simulang maintindihan. Ludi Binanti Panipamilar, maraming salamat po. Naris Isid, walang kontrabida na dumalo yan. Yan si Happy Holiday, Weng Leal, Happy Independence Day to all. Charita Wakgisan, hello po. Kay Wright Pedroso, magandang tanghali. Leti Marquez Ochinang, good day M from Taiwan. Edna Aloot Banderlipe, ang Pangulo nakatayo, grabe. Shuna, Happy Independence Day po, good morning. Robelyn Bersosa, ang daming tao. Emily Hison Sabiniano, mabuhay ang ating PBBM. Muli, salamat po dyan sa super sticker ha. Yan, thank you po dyan. Mga Boy Scout ano, yung unang pumarada. Si Undo Aranas Bullien, magandang tanghali po. Kay Josel Skyler Cordero, hello po sa inyo. Kay Shane Serrano Macaray. Una sa mga kapakinabangan nagtago at mga si mabubuting katangian ay ang kasarinlan. Ito ay pinangungunahan ng lakambini ng kasarinlan, Binibining Parul Kitolas siya, Miss Grand International Third Runner-Up 2015 at Binibining Pilipinas Tourism 2014. Nako, hindi pa pala ako nagla-lunch. Eh, ilang oras pa to? Baka malipasan ako ng guto, mga tol. Mga tol, panoorin nyo na lang muna. Mag-o-off camera muna ako. Magla-lunch lang muna ako ng pamilya ko.
At baka malipasan ako ng gutom. Bawal po ako malipasan ng gutom. Maraming maraming salamat. Off ka muna tayo. Panoorin nyo na lang po muna yung ating yung kaninang naging parada dyan po sa Luneta. At tinamuntunghayan ng mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggal ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Mga kababayan, bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng ating mga kawal Pilipino. Ang mga kasapi ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Pinangunahan ito ni Major General Audrey L. Pasha, Commander ng 5th Infantry Division ng Philippine Army. Ang kanyang kalupunan, Colonels Dean Ramos, Bernard Frial Pelobello, Arnel Ulay, Captain Primo Tavares, Colonels Rex Templonuevo at Villamor Costales Jr. Sumusunod po ang pinagsamang banda ng sandatahang lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Major Peterson De Vera. Ang unang brigada sa kasuot ang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Ronnie D. Petinglay. Ang kanyang kalupunan, Commander Dandy Tagupa, Aniceto, Medalya III, Lieutenant Colonel Saturnino F. Onefred III, Emil Ryan Aquino at Commander Gino Antonio Benavides. Sumusunod ang talupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Bastinias. Ang Philippine Army ay lagi nakaandang maglingkod sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritoryal. Isinusulong ang Army Literacy Patrol System at iniangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan gamit ang Community Support Program. Ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa panguna ni Commander Conlu. Ang Philippine Navy ang siyang tanod ng ating karagatan, ang nangungunang tagapagtanggol at tagapanglaga ng ating nasa sa kupang dagat, nagsasagawa ng mercy missions, rescue at relief operations sa panahon ng kalamidad,
kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Naririto po ang kalupad ng Philippine Air Force na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Tadea. Sila ang tinaguriang mga anghel na mapaglingap, tagamantay ng ating himpapawid, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng sandatahang lakas. Kanilang napatunayan ang kagitingan sa gitna ng mga labanan at pagsaklolo sa panahon ng kalamidad. Ang pangalawang brigada ng Special Operations Forces sa kasuot ang Battle Dress Attire na pinamumunuan ni Commodore Rolando Sarmento. Ang kanyang kalupunan, Lieutenant Colonel Mayo Malyari, Benito Paragas de Sena, Brian Makutay, Renato Portugal at Santiago Bautista. Ang unang batalyon binubuo ng Scout Ranger Special Forces ng Philippine Army sa pamuno ni Lieutenant Colonel Felicito Puti. Ito ang mga individual na nakakaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence at demolitions. Narito naman po ang Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Force Reconnaissance Group, Naval Special Operations Command at Philippine Marine Corps. Ang mga unit na ito ay sinanay sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang huling batalyon ng Special Forces o Special Operations Forces ay mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPOW. Nakatuon ang SPOW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kaukulang dagdag operasyon. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pangunguna ni PNPA Cadet First Class Martinez Mark Jordan Macarubo. Hinuhubog ang mga karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya. Gayun din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Sumusunod po ang hanay ng ating kapulisan, ang pamansang pulisya ng Pilipinas o Philippine National Police na pinamumunuan ni Police Brigadier General Ricardo Layuk Jr. ang kanyang kalupunan, Police Colonels Benjamin Ariola, Santos Sumingwa, Jenny Texon at Ronald Tagaw. Ang ating kapulisan ang tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Kabilang sa hanay nito na nasa ating harapan ng Special Action Force na kilalang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment saan mang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon. Nariyan po ang Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group, ang tinaguriang The Guardians of the Highway. Itong National Operating Support Unit na pangunahing mandato ang magpatupad ng batas sa carnapping, hijacking, highway robbery at iba pang mga kaugnay na batas tulad ng Republic Act 4136. Nariyan din po ang PNP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management na itinalaga sa pagpapanatili ng katahimikan, kapayapaan at kaayusan at masiguro ang kaligtasan ng publiko sa mga rally o demonstrasyon. Isa sa pangunahing tagapangalaga at tagapagtaguyod ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard, na pinamumunuan ni Commodore Fidelis Salidao, Director National Operations Center for Oil Pollution. Ang unang batalyon ay nasa pamumuno ni Commander John Stranger Lachauna. Pinalakas ng Republic Act 993 o Philippine Coast Guard Law of 2009 ng PCG bilang ganap na Uniformed and Armed Service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon naman ay pinamumunuan ni Commander John Lyndon S. Baksinela. Pangunahing tungkulin ng Philippine Coast Guard ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement at Maritime Security. Sumusunod po ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Chief Superintendent Nahum Barbatarosa. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng sunog sa mga gusali, kabahayan, iba pang mga katulad na istruktura, gayon din ang kagubatan at mga sasakyang panlupa at pandagat.
Bahagi ng pagsisiguro nito ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Kilala sa tawag na Jail Bureau ang Bureau of Jail Management and Penology na binuo sa pamamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang batalyon nito ay nasa pamuno ni Superintendent Joel Carl Blando. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng kulungan sa syudad, sa distrito at munisipal sa buong bansa. Pangunahing pinagtutuunan ng pansin nito na pakaingatan at i-develop ang mga taong tinaguriang deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte. Mga pansamantalang nakadetine habang umuusad ang imbestigasyon, mga naghihintay sa pinal na hatol at maging mga nahatulan o nasentensyahan na. Paparating na po sa tanghalan, ang mga sasakyan at gamit pandigma, maging ang mga gamit sa pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations, gayon din ang mga tauhang kabilang sa espesyal na unit, kasama na rin po ang mga pansuportang unit. Nangunguna ang KLTV o Kia Light Tactical Vehicle, lula ng mga kasundaluhan, nakatuon sa mga operasyong espesyal partikular kontra terorismo. Sumusunod po ang ating truck vehicles na bahagi po ng ating armor asset ng Philippine Army. Ang tinaguriang combat arm of decision. Nariyan din po ang Commando V-300 ng Philippine Marine Corps na magagamit sa lupa o tubig-mang operasyon. Malaki ang bahagi nito sa kampanya laban sa grupo ng terorista. Narito naman ang bahagi ng ating artillery asset, the King of Battle. Ang ating 105mm howitzer mula po sa ating Philippine Marine Corps na sinusundan naman po ng Atmos 155mm howitzer system na agarang makareresponde sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Ito ay bahagi pa rin ng modernisasyon ng mga kagamitang pandigma ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Sumusunod po ang 960F Air and Missile Defense Group ng Philippine Air Force. Ang high-tech at sophisticadong modern surface to air missile systems na ginagamit sa air defense operations upang maprotektahan ang mga instalasyon at infrastruktura. Narito naman po ang ating chemical, biological, radiological, and nuclear team mula po sa ating Philippine Army. Kasama po ang combat ambulance gamit sa paglilikas ng mga kasundaluang nagiging biktima ng labanan sa pagkakataong sila po ay maging sugatan. Narito rin ang Mobile Command Center. Nakadisenyo para sa mabilisang pagtatalaga para sa operasyong militar at pagtulong sa mamamayan. Naglalaman ito ng gamit pang komunikasyon at may bago ring teknolohiya sa impormasyon. Ang communication van ng Army Signal Regiment ginagamit sa larangan ng pakikipag-ugnayan. At nariyan din po katabi nito ang minesweeper. Sumusunod po ang communication van mula naman sa ating Philippine Navy.
Ayos. Narito naman ang ating mga engineering equipment na ginagamit sa larangan ng pagsusulong ng pambansang kaunlaran sa pamamagitan ng mga infrastruktura. Gayun din, malaki ang papel na ginagampanan sa humanitarian and disaster response operations. Nasa ating harapan po ang rescue equipment ng Philippine Army na maaaring magamit sa high-angle rescue. Gayun din po ang troop carrier na ginagamit sa pag-transport ng tropa at maging mga supply sa panahon ng humanitarian assistance and disaster response. Maraming maraming salamat ha, sa mga nanonood. Mga tol, shoutout sa inyong lahat. Nasa ating harapan ang 11 metrong rigid hull inflatable boat ng Naval Special Operations Group ng Navy, ginagamit sa maliitang SEAL operation at rescue boat ng Disaster Response Unit ng Army. Nasa ating harapan naman po ang SWAT team. Ang police in bikes o ang Manila Police Bike Patrollers, sila po ay pinamumunuan ni Police Lieutenant Jesse Yape. Ang patrollers na ito ay regular na nagsasagawa ng pagpapatrulya na bahagi ng inisyatiba ng Manila Police District sa paglalaan ng maximum police visibility sa lungsod ng Maynila. Dumaraan naman po ang bumubuo sa Highway Patrol Group Motorcycle Unit na niyuyutilisa upang maipamalas ang ligtas at epektibong pagpapatupad ng batas trapiko, gayon din ang magsilbing instrumento sa pagkapanatili ng magandang ugnayan sa komunidad. Pangunahing tungkulin nito ang traffic laws enforcement, crowd control at ang pagbibigay ng VIP security escort sa mga kaganapang pambansa o lokal. Nangangalaga ng kaayusan at kapayapaan, silang nakatuon sa iba't ibang uri ng krimeng, kabilang ang pagnanakaw, pagsalakay at iba pang paglabag sa batas, ang Mobile Patrol ng NCRPO. Ito po ay mula sa iba't ibang distrito. Sana dumating yung panahon, ano, makikita na natin yan, mga missile na yung pinaparada. Ano? Mga makabagong armas ba? Pero ang mahalaga, handa ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa internal security. Mama Dog, ay, eto, pakita ka nga. Parating naman po sa tanghalan ang hanay ng Scene of the Crime Operatives o SOCO na bahagi ng Forensic Group. Ang Health Service at Communication Engineering Service. Nariyan din po ang Special Operations Unit ng PNP, ang Aviation Security Group na responsable sa pagsasagawa ng armed intervention sa panahon ng hijacking at maging sa operasyong kontra-terorismo. Ang Sub-Specialized Vehicles and Tiger 2019 Multi-Armored Personal Carriers na nagpapahintulot sa gunner na pumutok mula sa loob ng sasakyan habang ang pangalawang versyon ay magagamit sa matataas na gusali sa pagkakataon sinalakay ito. Mamadog. Ang light protected at all-terrain vehicle na ito ay naglulula ng tropa nito para sa entry assault, sa gusali at iba pang istu. Pakita muna, Mamadog. Narito naman po ang asset ng Bureau of Fire Protection at ang fire trucks at ang mga gamit pang rescue operation. Samantala, nanguna po ang ating Philippine Coast Guard, nandiyan ang kanilang ambulance, ang EOD bomb squad, ang jet ski, at syempre pa po ang rubber boat. Gayun din po ang aluminum boat.